Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines. At ang vlog na ito ay pakinggan natin itong interview ni Congressman Teves, no? Sa programa ni Karen Davila sa ANC. Okay? Maraming mga prangka na tanong kay Karen Davila at straight to the point yung mga tanong, which is sinagot naman ni Congressman Teves, no? Nagpapaliwanag naman siya. At i-play ko yung audio na yan, no? Kasi ito ay ANC video at hindi tayo pwede, hindi inaallow ng mga taga ANC na ang video nila ay i-play ng other channel. So pwede lang yung audio. Okay, pakinggan natin yung audio at magre-react tayo. Kaya nga ini-vlog ko ito dahil grabe yung mga tanong, straight to the point, no? Umiinit at sumagot naman si Congressman Teves dito sa mga akusasyon sa kanya na detailed yung mga tanong ni Karen Davila, in which nasagot naman kay Congressman Teves. Pero bago ang lahat, guys, bago ko iparinig yan sa inyo, help me na i-like at i-share itong video nito sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also, guys, subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga umiinit na mga balita. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. Let's play the video at magre-react tayo dito, okay? I'll catch on some points you've said. So clearly, number one is you're showing a lack of trust with the Justice Secretary. You've pointed that out, but that's a whole topic altogether. The case with his son, yes. All right? Let's not discuss that now. But wait, let's move on to this first. Point ko lang. Sir, it's the third day of the Senate hearing, but the real issue against you, the real allegation, is you are tagged as the mastermind in the killing of Governor Roel Degamo. So I'm going to ask you certain points. And because I have you on the program, and because you say, you claim to be innocent, I've heard several press conferences that you've said, right? Let's talk about this. Your longtime bodyguard, Marvin Beranda, was already indicted over the killing of Degamo. Do you confirm that Marvin Miranda is first your bodyguard? Hindi na, ma'am. Matagal nang hindi. Eh, kailan pa puno siya hindi bodyguard? Ang tagal na, ma'am. Ilang taon na. Sobrang tagal na. Give me a time period. What do you mean? Siguro may 5 years na rin siguro or 4 years. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Because, sobrang tagal na. Marvin Miranda... Sabi ganito, ma'am, ha? Can I say something, ma'am? Go ahead. Simple lang kasi pag... Simple lang kasi mag-akusa. Diba sa batas, the burden of proof lies on the accuser. So, no, let's stick first, Congressman. Let's stick to something we can discuss because you have been having your press conferences. Let's talk about Marvin Miranda. How long has he been your bodyguard? He's not anymore my bodyguard. So you when say how did long he stop been. Being your he bodyguard? He was my bodyguard before. Siguro, I would assume safely, minimum 3 years nang wala. Okay. All right. 3 years nang wala. Now. Mula yata 2019, wala na siya. Hindi ko na maalala. Pero wala. Matagal na kasi. Sobrang tagal na. Oh. Okay. Now, according to the four suspects, you spoke to Marvin Miranda via video call, supposedly seen by four other suspects. They tag you and they link you into the murder of Degamo. Were you in a video call with Miranda? When hindi. Did you matagal, last speak tagal with him? Siyang hindi nakausap. No, hindi ko na siya nakausap. Sobrang tagal na.
sobrang tagal na hindi ko siya nakausap. At kung meron silang video, ilabas lang nila. Yan yung sinasabi ko. Ang dali mag-akusa, ilabas yung ebidensya nyo. Mm-mm. Kung nilabas sila yung ebidensya, may ebidensya ako, di yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung may ebidensya ako, di ipakulong nila ako. Ang dali kasi ngayon, puro hearsay kasi puro sabi-sabi. Wala namang nilalabas na ebidensya. Kaya masyado nang kawawa ako at ang aking pamilya. Okay. Hindi dapat ganon. Walang trial by publicity. Now, Congressman, these are statements coming from the suspects. Right now, there are 10 in custody. Plus, you have Marvin Miranda, who I believe is with the NBI. So these are people that can actually tie you to the crime. Now, do you own a helicopter with a slogan, Tevez Cares? Do you have a helicopter with Tevez Cares? It's not my helicopter, it's a company helicopter, ma'am. Because Miranda claims that he used that helicopter to escape. I don't think Miranda claimed. Kung nag-claim si Miranda, pakita lang ng ano, pakita ng sworn statement na nag-claim siya. Okay. Nag-claim yung mga taga DOJ, pero hindi si Miranda. Wala akong alam na nag-claim si Miranda. Yan yung sinasabi ko. Ang dali magsabi-sabi, dapat may ebidensya, dapat may sworn statement. Okay. At kung sino man yung apat na yan, wala akong kinalaman sa kanila. Mm-mm. To say because, point blank, ma'am, wala akong kinalaman sa kanila. Because Congressman Tevez, our colleague Mike Navalio has a copy of the DOJ resolution, and the DOJ resolution states there were two attempts on Governor Degamo's life. One using an RPG and another through a sniper during the Kasalang Bayan, in which Marvin Miranda claims that you allegedly called Miranda to ask, one, why didn't the attempts push through? And number two, Miranda allegedly used your chopper to buy RPGs in Mindanao. That is in the DOJ resolution, and Miranda is stating this. But he is stating this. Ah, okay. Kung nag-state si Miranda, pakita ng sworn statement. Yan yung sinasabi ko. Sabi ng DOJ ganito, sabi ni Janice ganito, sabi ni Fritz ganito. Puro sabi-sabi. Dapat may sworn statement na nagsabi si Miranda na nag-usap kami. Dapat may sworn statement or may picture at may record sa CAAP na ginamit yung helicopter sa ganitong biyahe. Ganun lang kasimple yun, ma'am eh. Di ba, nasupalpal nga sila dun sa Senado dahil sabi nung CAAP, sabi nila lumilipad yung helicopter. Eh, paano lumilipad yung helicopter na ginagawa? Kung may lipad man yun, malamang test flight. Minsan kasi yung mga hindi nakakaintindi ng mechanics ng flights, dakdak lang ng dakdak eh. Okay. Hindi now, dapat ganun. Dapat lahat evidence-based. I'll catch on. Okay. So, narinig natin yung mga tanong ni Karen Davila. Yung kay Karen Davila, lahat ng mga tinanong niya, lahat ng mga na pulot niyang mga data, mga nag-gather na data ni Karen Davila, ay lahat yun galing sa DOJ, no? Sabi pa nga ni Karen Davila, galing yun sa kanilang colleague na si Mike Navalio ba yun, yung na-mention niya. So lahat yun, kinuha yun ng mga tanong basing sa mga sa DOJ na alam naman natin yung mga reporters ay talagang nag-research ito, talagang may tinanungan sila, di ba? So yung kay Congressman Tevez naman eh lahat ng mga tanong ng mga reporter, no? Pwede niyong sabihin kahit ano. Ang hinahanap lang ni Congressman Tevez sworn statement kasi sa korte kasi hindi kasi yan accepted na yung sabi ni ganon, sabi ni ganyan na inakusa lahat. Sabi ang punto lang ni Congressman Tevez dito sa interview is lahat ng mga akusa nila sa kanya eh magbigay lang kayo ng ebidensya at kasuhan ikulong. Ganon lang, which is meron ring point si Congressman Tevez dito. Okay. Bakit ko bang nasabing may point siya? Kasi
kapag susundin natin yung mga hearsay ay lahat yan gagamitin na sa kaso. So hindi pwede yan. Hindi yan accepted kasi sa kaso. Ang kay Congressman Teves, kung inakusahan siya ng ganyan, ganito, sinabi ni ganito, ginamit ito ni ganito, ganyan, ang gusto lang niya, evidence-based. Which is my point si Congressman Teves. Okay? So, ayan, ang kakayaran ni Davila, hindi naman natin ma-blame itong si Karen Davila, napa-ask siya sa mga questions na yun because yun ang mga sinasabi ng DOJs. Okay? So, wala tayong kinakampihan dito. No? Marami sa comment section, kinakampihan si ganun, ganyan. Hindi. Ibinabalita lang natin at nagre-react tayo. Okay? This is a very delicate matter na hindi natin pwede itong mag-advance tayo mag-isip na ganun, ganyan. Kasi, lahat yan kasi hearsay. Ang sa atin dito, sana mabigyan ng hustisya itong si Governor Roel Digamo. Na yung hustisya ba na makita natin na talagang merong ebidensya. Okay? So, this is gonna be a hard case, no? So, I hope na matukoy na kung sino man ang mastermind dito, no? Sabi nila, mastermind si Teves. Ngunit nga, kung gusto nyong mahatulan na guilty itong si Congressman Teves, maghanap kayo ng mabigat na ebidensya. Yan lang ang sabi ni Congressman Teves. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa narinig nyong interview ni Karen Davila in-interview itong si Congressman Teves. Okay? So, klaro-klaro yun. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, guys, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, guys, see you in my next video. Have a great night and God bless inyong lahat.